and then click the login button. Ooh. Hindi gumana sa akin mga tropa. So, let's try again mga tropa. So, ito, admin PLDT. And then, 1, 2, 3. Yan, gumana siya mga tropa. Hello po everyone mga katropa, kumusta po kayo dyan and I hope that you are okay kung saan man kayo naroroon. So in this video nga pala, ako nga pala si Kuya IT and you can call me Irvin Chimpo for short. At kapag kung nagustuhan po ninyong video nito, you can click the subscribe, saan ba? Dito. Subscribe button at saka yung bell button na din para ma-notify po kayo sa mga bago po nating i-upload na mga video dito sa Kuya IT channel. So, ang konting kaalaman, haalamin po natin sa ngayon is kung paano po natin i-access ulit yung ating PLDT Home Fiber na modem router. Yun po yung root access. Wow. Yun po yung admin PLDT na hindi na ninyo ma-access. Tama po ba? So, like you, ako din. Ganun din po yung nangyari. Hindi ko na po ma-access yung admin PLDT. Ilang tawag na pong ginawa ko, hindi pa rin. At saka, meron actually nakapunta ditong PLDT technician para ma-access po yung aking admin PLDT sa PLDT Home Fiber. Na-access naman siya, pero at least daw parang mga 4 hours lang after that, hindi naman siya ulit ma-access. So, as long as you are using the same modem as mine, yun po yung all-no na modem router ng PLDT, so this video is for you. And you have at least 99% chance na ma-access na po ninyo ulit yung iyong PLDT o yung admin PLDT na username ng iyong PLDT Home Fiber. So without further ado, let's get started. So mga katropa, it's about time to start our tutorials on how to access our PLDT Home Fiber na admin PLDT username. As long as you have the same modem as mine, as what I have said earlier, yung uno na modem router ang brand. Yan. Uno ang brand. So, what are we going to do mga katropa? So, meron tayong kakailanganin na mga information or notes or usernames and passwords para ma-access po natin yung admin PLDT na username ng ating uno na modem router. So, ito po yun. Makikita po nyo sa screen. And you can keep it in your mind as long as you have a photographic memory. Or kung katulad kayo sa akin ay medyo makalimutin na, medyo may Alzheimer ng mga katropa. So you can take note of it. So actually nilagay ko naman yan sa description box below, pakitingin nila mga katropa. So ano ba to? So una sa lahat, ito po yung IP address ng modem router or URL. Pwedeng matawag ng URL din yan. And then we will be using two usernames and two passwords. Yan, dalawang password, dalawang username. And how are we going to do that, mga tropa? Of course, kailangan natin magbukas ng browser. You can use Chrome, Firefox. So, dito sa tutorials na gamitin ko is yung Microsoft Edge. And then you can copy and paste the URL or the IP address. Yan sa browser para mabuksan po natin yung user interface ng ating modem router. And then input po natin yung first na username and then yung first na password. And then click the login. Yan, ganun lang kasimple man. So dito sa interface na to, sa username na to, wala tayong makitang mga settings. Nakita natin ito, restore all, and then the debug switch. So, dito tayo sa debug switch. Kasi kanina, ka-disable yan. So, ang gagawin po natin is i-enable po itong web admin switch. Click the apply. Yun lang. Simple. Ganun lang kasimple. And then, log out po tayo ulit. And then, copy natin ulit po yung URL. And then, paste. And then, we will be using the second username and the second password.
ano lang kasi yung mga ito ako. Ito po yung bagong default password ng uno na modem router. And then, click the login button. Ooh. Hindi gumana sa akin mga ropa. Parang na-fake ko kayo mga ropa. Fake nga ba? Hindi nga ba gagana? So, let's try again mga ropa. So, ito, admin PLDT. And then, 1, 2, 3. Yan, gumana siya mga ropa. So, nakikita ninyo kung bakit alam natin na ito i-admin PLDT. Nakikita ninyo na ano siya, marami siyang settings. 5 ang tabs. Usually, kapag admin lang yun yung username, 4 lang ito mga ka-ropa. So, yun nga, na-access natin. So, bakit hindi siya gumana nung umpisa? I will be explaining that later mga ka-ropa. So, sa ngayon, since na, yun nga, gumana na siya. At least, congrats po sa inyong lahat. So, bakit mga tupang hindi gumana yung admin PLDT na password nung pag-input po natin? Hindi tayo nakapasok, hindi po ba? So, ang explanation ko dyan mga katropa, if this is your first time na ma-access yung admin PLDT, gagana talaga yung default password. Pero sa part ko po mga katropa, sa nabanggit ko na kanina, actually, nakapunta ditong PLDT technician para ma-access po yung aking admin PLDT sa PLDT Home Fiber. Na-access ko na po yung admin PLDT ko. O yung admin PLDT na username. So, may pumunta ditong PLDT technician. So, nung pa-access ko, pinalitan ko siya ng password. So, hindi na yung default password ang gamit ko. So, pinalitan ko na siya ng personal or customized ko na password. So, kaya ganun, yung default password, hindi siya gumana. Ang gumana, yung dati kong pinalit na password sa aking admin PLDT. So, yun po yung explanation niyan. So, just in case na na-access na ninyo yung admin PLDT ng yung unong modem router, kailangan maano nyo yan, ma-remember nyo. So, kung hindi nyo ma-remember, yun, paki-ano na lang, paki-reset na lang ng inyong modem router or yung uno na modem router niyo para magamit po ninyo yung default password na gamit natin kanina. So, ito po yun. Ayan. And ito. Ito po yung default password. Gagana. So, yung admin PLDT, okay, walang problema. Admin PLDT naman talaga yung username. So, ngayon mga katropa, alam ko na na-access ninyo ang yung admin PLDT account ng yung PLDT Home Fiber. At kung naging party po tayo dyan, ang video nito, ang tutorial na ito mga katropa, you can click the subscribe at saka yung bell button na lang para ma-notify po pa po kayo sa mga bago pa po nating i-upload na mga tutorials din dito sa Kuya IT channel. Para ma-notify po kayo. Yan. At pakilike po lang din po sa video nito para malaman ng ibang mga viewers na helpful po ang video nito. Helpful. Yun. Ganun. So before we end this video mga katropa, I will be sharing you two important tips. Important tips. Yun. Kasi yung ginawa kong video nito, yung tutorial nito, may mga discovery po tayo, mga yun, konting kaalaman about sa pag-access po natin sa admin PLDT account ng ating PLDT Home Fiber. So, ang una pong tip mga katropa is that you cannot access both yung admin account tsaka yung admin PLDT account ng yung PLDT Home Fiber. So, hindi po katulad ng PLDT Home DSL na ma-access, pwede mong i-access yung admin account or admin username at saka yung admin PLDT username simultaneously. So, sa PLDT Home Fiber, hindi po yan pwede magkatropa. So, I'll be showing you para po makita po ninyo. So, ito po yan. So, una sa lahat, i-access po natin yung PLDT Home DSL ko. Kasi ginawa ko yung switch yung aking two-link na router. So, kaya ma-access ko pa din. Pupudin yung router ng home DSL. So, pero hindi na siya gumagana mga katropa. Parang ano lang ito. Hub. Ganun. So, access natin yung admin. So, kung makikita niyo, admin lang siya. Basic settings lang.
So, access natin yung admin PLDT kung pwede. So, ito yung PLDT admin cell. Admin PLDT and then the password is that. So, kung nakikita ninyo, this is the admin PLDT. Marami na siyang settings. Diba? So, i-compare po ninyo yan. Pwede natin ma-compare. Pero hindi po yan natin magagawa mga katropa sa ating PLDT home fiber. So, papakita ko sa inyo kung bakit. So, let's try first access the admin account or admin username name ng ating PLDT home fiber. So, let's type 192.168.1.1. Wala mo ng slash FH kasi nga admin account. And then, type niyo po yung password ninyo. Pwede nyo palitan. Kinapalitan ko na po mga katropa. Yan. Basic account kasi makikita nyo, apat lang na tabs at dito sa network, wala na kayo makitang iba pa mga features dito sa ilalim. So, unlike sa PLDT, home fiber na admin PLDT username. So, try po natin access yung ating admin PLDT. So, may slash fh na sa. So, nakikita ninyo, hindi siya nagpro-prompt ng bagong username or bagong password. Katulad ng napakita natin kanina sa home DSL. So instead, dinala niya tayo dito sa interface din ng admin account. So nakikita niyo. Yan. So ang solution dyan is you have to log it out and then pupunta tayo sa slash fh. Then type po natin yung ating admin PLDT account tsaka yung password. Boom. So, yun na mga katropa. Makikita ninyo, ito na po yung admin PLDT account. So, isa po yan. Yan po yung una ding tip. Hindi natin pwedeng i-access. Sasabihin ko lang ulit. Ang admin account or admin username at saka yung admin PLDT username at the same time. So, kung gusto mo i-access yung admin account mo, you have to access it first or kung naka-access ka na sa yung admin PLDT, log out muna yung admin PLDT mo bago mo ma-access ang iyong admin account. Kung naka-access ka sa admin account mo, you have to log it out para bago ka maka-access sa iyong admin PLDT username ng iyong PLDT home fiber. So, yan po ang number one tip natin mga katropa. And let's go to our second tip. So, ang pangalawa po nating tip mga Jikoy is yung pag-access po natin sa ating admin PLDT account sa ating PLDT home fiber ay pangsamantala lang. Yan po yung malungkot na katotohanan mga Jikoy. Kasi nga, kung naalala ninyo, yung web admin switch na in-enable po natin kanina, nag-automatically disable po siya by itself. So, makalipas ang ilang oras. So, maybe in my observation, mga 2 to 4 hours. After that, nag-disable siya. So, by itself. I don't know if it is a bug sa kanilang firmware ng uno ng bonum router or it is specially designed to do that way na after certain period of time magdi-disable siya. So sa ngayon mga Jikoy, hinanapan po natin yan ng paraan kung paano po mapanatili na permanente yung pag-access natin sa ating admin PLDT account sa ating PLDT home fiber, pero sa ngayon po wala pa po tayong mahanap na workaround. So sa ngayon, yun lang muna yung gagawin natin. We have to go through the same steps na ginawa natin kanina. So, payo ko na lang mga Jikoy is you have to save po yung notes na nabanggit ko na o napakita ko sa inyo kanina, which is na available naman sa description box below. So, kayo mga Jikoy, huwag po kayong magtaka na, for example, na-access mo na yung iyong admin PLDT sa ngayon. And then, kinabukasan o ilang oras, ay hindi mo naman siya ulit ma-access. So, alam mo na po yung reason na nag-automatically disable po yung web admin switch. So, yan lang muna mga Jikoy and I hope na ang video nito ay nakatulong sa inyo. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, pakiclick na rin ng bell button, and of course, pakilike and share na rin para, well, it's a big thing po para sa akin na ma-share o ma-like po ninyong video nito kung sakaling nakatulong naman sa inyo ito. And until next time mga Jikoy, as always, this will be my outro. Life is a choice, therefore choose wisely and never stop learning. Pasensya na din mga Jikoy sa maraming background na maririnig ninyo.
Kasi nandito po tayo sa squatters area. I'm in a swamp. Sa squatter. Hindi ko po yun ikinahiya. Nandito. Nakatira po ako sa squatter. So, it's one of my biggest obstacle. Yung mga noises, background noises. Kasi nga nahihirapan din ako manji ko yung mag-record ng aking gawang video. Pero yan talaga ang buhay. You have to go through, move on lang, push through lang mga Jikoy. Kasi nga, ganyan naman talaga eh. Yun naman lahat ng bagay ay madali. So, continue lang tayo mga Jikoy. Until next time. And don't forget to subscribe. Mag-subscribe ka na. Okay?